kapag sa sakripisyo, di ba? Lahat na nga naghihirap eh. Di ba? Yun lang naman yung ano namin, lahat nagtsatsaga. Sana pagtsagaan din kaming i-ano. Ma'am, naku. Programang to, dahil pasukan na po sa 22. Maraming estudyante ang nangangailangan ng tulong. At marami na rin dito nagsakripisyo na kagabi pa talaga nandito na. At saka, dito na natulog. At isa pa, may mga senior citizen, buntis, may mga may dalang anak, at marami ring PWD ditong nagtsaga, nagtiis, nagsakripisyo. Dapat yung ganun, sinusuklian din naman nila ng pagsasakripisyo, di ba? Lahat na nga naghihirap eh, di ba? Yun lang naman yung ano namin, lahat nagtsatsaga, sana pagtsagaan din kaming i-ano. Ma'am, hindi na natin tanong ma'am kung kaya, kung sama nakita natin, medyo emotional po kayo. Alam naman po namin yung dahilan. Ako ito kaya kong i-ano, pero naawat talaga ako sa mga PWD, sa mga senior citizen, sa mga may dalang bata kanina, sa mga ano, kagabi pa talaga dito. Kagabi pa, ano? Opo, talaga yun yung talagang nakakadurog ng puso. Ano yung sa tingin nyo, ma'am, yung naging problema kung bakit tumantong sa ganito? Anong kakulangan ng pamumuno dito natin? Meron akong ano, pero siyempre sila na alam naman nila yung kung paano mapapatupad. Yung paano dapat pinapakinggan din ng mga tao yung hinaing namin. Yung napapakinggan din, yung kasi katulad kanina, ang ayos-ayos po ng binitawang salita sa amin nung DSWD. Nung isang staff sa DSWD. Sinunod po namin siya na pumila kami ng maayos. Ayusin namin yung pila. Mag-intay kami ng tao na mag-aano sa amin. Sinunod namin siya yung binitawan yung salita. Pero pagdating sa huli, at the end, ang sasabihin niya nang sa amin, tumawag kami sa 888 at magreklamo sa 888 nung isang staff dyan. Diba? Tama ba yun? Hindi naman ito yung gusto namin na magreklamo. Hindi po yun yung ano namin dito, pakay namin. Pero yung intindihin yung ano, tsaka sa kanila rin naman yung nagsisimula na sinasabing pumila kami ng maayos. Sumusunod naman po kami sa pila, pero ganun po yung ano nila sa amin, yung trato sa amin. At sabihin niya pa, dinuro ko siya para anuhin na ano ko. Pero hindi ko ginawa sa kanya yun. Ang sabi, inaano niya pa akong dinuro ko daw siya. Hindi ko naman siya kayang duruin, nire-respeto ko siya, nakikiusap lang ako sa kanya. Kasi nakakaawa yung mga senior na nag-antay ng napakatagal, oras, hindi lang ano, walang kain, walang ano talaga. Diba? Tapos ano, sasabihin niya pa sa akin, tinanong niya yung pangalan ko. Binigay ko rin yung pangalan niya. Pero aanihin niya ako, hindi ako nag-aano sa kanya, dapat dito kami, intindihan lang. Diba? Maayos ko naman pinapaliwanag yung nangyayari dun sa amin kasi siya naman po yung nag-utos sa amin na pumila kami dun ng maayos. Tapos sabi niya sa amin nga. Pero ma'am, stop ng DSWD. Opo. Sinabi niya sa amin kanina kasi galing nag-stampede na tapos nagkaroon ng stampede po dito. Opo, kanina nagkaroon ng stampede. Anong oras po? Mga yung umagang-umaga nagkaroon dito ng stampede. Na sabi niya, pumila ka ng maayos. Pumila ka ng maayos, sabi niya. Pumila kami ng maayos. Pinilit namin pumila ng maayos para lang para maanuhan kami. Sumunod talaga kami sa instruction niya ng isang staff ng DSWD. Sumunod kami. Tapos bandang huli, babaliwalain lang niya yung pinila namin. Ma'am. Tama ba yun? Ma'am, totoo po yung narinig natin pagdating. Narinig natin dito, ma'am, kanina nung dumating tayo, medyo meron pa yata kanina nasawi. Totoo po yun, ma'am? Yun po, wala po akong masasabi. Wala akong maano kasi okay. Mahirap okay. Magsabi na okay. Hindi ko alam, nabalitaan ko lang din. Pero hindi ko pa ano yung pambalita, ano? Hindi ko ma'am, paano ano po pensahin natin dito sa mga kababayan natin, lalo na namumuno dito sa patungkol dito sa partikular sa pamigay ng ayuda dito sa lugar na Sampalo. Sa mga namamahala dito, ano pa ang ating mensahe sa kanila para po sa susunod, hindi naman po ulit mangyari ang ganitong kaparaanan. Ano po, alam na po nila lang yung sa susunod na mangyayari, wala na po kong masasabi. Yun lang naman yung mai-open up ko yung talagang nangyari sa amin kanina. Medyo nakakasakit. Para hindi na ulit mangyari ito, ma'am. Sa kasi susunod, sa Abado. Yung effort namin ng pagpila, hindi inano, hindi binaliwala nila. Napaka ano yun. Yung binitawan nilang salita na pumila kami,
inayos namin. Kahit kayo ang lumagay sa sitwasyon namin na ganun gawin sa inyo, ilan lang kami, 39 katao yun, hindi pa nila kami pinagbigyan. 39? Yun lang po. 39 yung 39 na pumila kami ng maayos kasi sinunod niya, sumunod kami sa utos niya. Biglaan yung isa na rin kanina. Sa DSWD. Kasi maraming pila dito, kung ano, diba? Maraming pila dito, iba-ibang pila rito. Diba? Mami, oo, kaya po, walang hanggan at taos pusong pasasalamat pa rin. Kahit mahirap, pero alam ko, ginagawa nyo rin naman yung ano nyo na makabibigay sa amin ng tulong. Pero hindi lang talaga namin expect na ganito yung mararanasan namin ngayong araw na ito kalalabasan. Kasi hindi talaga namin expect na ito yung madadatnan namin kasi napakaayos nung pagpapaliwanag sa post, sa lahat na talagang organisa. Talaga nag-comment po talaga ako sa inyo na talagang saludo po ako sa inyo dahil ngayon lang talaga may ganitong programa na pinagkakaloob nyo sa amin. Kung saan dating mga nakaraang administrasyon, walang mga ganito. Walang ganito po. Ito lang ngayon, no? Kaya saludo po rin talaga ako sa naisip niya. Pero yun lang nga, yung talagang pagkadismaya namin na ilang beses kami nakiusap sa mga staff nyo, pero masyado talagang ano sila na mag-ano sa amin, na sabihin sa amin na ireklamo daw namin sila sa 888. Ano, so palagi nyo ma'am, medyo may pagkabastos ba? Ewan po, sinabi ko lang sa kanya, hindi na ako para magreklamo kasi sa 888. Kasi ma'am, kung saan, napapanood natin alam ni Secretary Rapid Turpo, ni Erwin Turpo, no? Na kung saan kapag may problema kayo sa mga empleyado, may mga bastos na empleyado, pwede po nyo siyang tawagan o sa live niya, pwede po kayo mag-comment sa kanya. At siya hindi mismo po ang pupunta dyan sa kung saan yung nireklamong lugar po. Ang ano ko lang doon, intindihan kami kasi hindi naman kami para reklamuhan. Yung intindihan na kapwa Pilipino, yung magmalasakitan sa isa't isa. Yung ganun ba? Yung ganun na lang na ano, hindi na yung para mag... Kasi talaga mahirap magreklamo. Mahirap magreklamo sa 888. Yung abala talaga yun. Abala kasi magreklamo. Malabo po yan. Malabo po yan pag doon pa, no? Abala kasi din magreklamo pa. Parang hindi na sa panahon ngayon, marami kang inaano yung abala talaga yung magrereklamo ka pa doon. Alam naman nila yung pangyayari. Okay na po yun. Thank you po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ma'am, tigasan po pala kayo, ma'am. Wag na yung wag na yung lugar. Pero okay na yun. Okay. Basta Pilipinas tayo, Metro Manila, Pilipino, okay na yun. Diba? Ano oras pala kayo pumunta dito, ma'am, na para pumila? Maaga rin ako dito nagbakasakali. Talagang nadatnan ko talaga yung stampede. Kaya nagtsatsaga nga ako dito eh. Talagang ganun na lang din yung pagtsatsaga ako kasi naranasan ko na yung lahat, yung hirap eh. Yun lang po.